Ako, I've been doing this kasi since 1998 pa ako. Imagine nyo, ganun na ho katagal. So may idea na ho kayo kung ilang taon na ho ako. Mukha lang ako kung bata. Kasi kutis mayaman. Ako, since college student pa lang ako, na-involve na ako sa ganito negosyo. So, ilang dekada na ho. Matagal na, di ba? 1998. So, magta-20 years po nang ginagawa to. Ako po ay sudyante, nag-aaral. Graduate po ako ng UP. University of Perpetual. Alam, UP talaga, no? Ako po ay isang physical therapy. Ang layo ng kurso ko dito sa ginagawa ko. Tapos, isang kaklasik ko, inibita ako sa ganito negosyo. Hindi ko na ba bakit ipakalang kumpanya? Forever giving. 1998! Ako po ay sudyante. Focus sa physical therapy. Bakit? Gusto ko magbago ang buhay ko. Hindi naman ho kami dukha o ang paslupa. Kumbaga, ito yung mayaman, ito yung mahirap, ito yung gitna. Bawasan mo ng konti. Hindi yung gitna, bawasan mo ng konti. Para naiintindihan ninyo. So, bata pa lang ako, gusto ko talagang yumaman. Kasi, maingitin ho. May dalawang klaseng inggit. Yung isang inggit, yung masama. Yung, yaman naman yan. Yabang. Matay ka sana. Masamang inggit po yun. May pangalawang inggit. Ito yung maganda. Ang yaman naman nun. Grabe, gusto ko din nun. Parang marami ang matulungan. Yeah. Kaya ka. Yun ang gusto ko. Yung pangalawang. Kasi ang hirap mo nung ikaw ang pinutulungan kesa dun sa ikaw ang tumutulong. Masarap po tumulong ako kung dami ko pinag-aaral. Pamangkin, kahit hindi ko mapamangkin, pinag-aaral ko. Basta mataas ang grades. Kaya kung meron kayong mga pinag-aaral, ilapit nyo lang ko sa akin. Dadaling ko sa, well, mga tabi-tabi. Biro lang ako. So, ako po ay mataas ang pangarap ko, bata pa lang ako. So, pumunta po ako sa Maynila from province. Dito po lang Alon College. Hindi po talaga dito. Ako po isang provincial rin. Pangasinan. So, hindi po Ilocano. Pangalatok, Pangasinensing. So, nanay ko, sinabi sa akin, hindi kita kaya pag-aralin. So, ginapang ko pag-aaral ko hanggang sa ako ay nagtiti dahil gusto ko talaga mag-abroad. Dahil alam ko, nakita ko sa mga ate ko at kuya ko, dahil yung magkakapatid, hindi ko na sabi ko ilan, ang dami ko mga kuya at ate. Sabagay, isa lang pala kuya ko. Ang dami kong ate. Maraming ate. Tapos, lahat sila, medyo kapos-kapos kasi mga karamihan, empleyado. So, sabi ko, kung gagayahin ko yung ginagawa nila, ano kakalagyan ko? Eh sabi ko, hindi pwede. Tapos, meron kong mga auntie, mga kamag-anak na nasa Amerika. Hindi naman mayaman, pero maganda-ganda ang buhay. Tapos, narinig ko, ang physical therapy daw, ang sweldo, nung time na yun, 250,000 per month. Eh, nung 1998, napakalaking pera ko ng 250,000. Sabi ko, grabe naman yun. Gusto ko yun. Kahit hindi ko alam ang PT, nag-PT ako. Malay ko ba ano yung PT na yan? Alam niyo ba ang PT nung panahon na yun? Masasabi ng ate ko, magpiti ka. Sabi ko, bakit? Basta, magpiti. Bakit? Ayaman ko, go! Piti! Balay ko ba, ano yung piti na yan? Nalaman ko ang piti nung graduating na ng fifth year. Di ba pagka fifth year, doon ka na sa hospital, internship, doon ko nalaman trabaho namin. Tagamasahin ng matatanda. Ang mga kausap ko, yung mga na-stroke, yung mga, mano, kumusta ko kayo? Ganon kausap ko. Nakadoon ka niyo, mano. Ganda, ganda. Ganda ka po. Ano ginagawa ng PT? Minamasahe. Layman's term lang po. Siyempre, may magandang medical term naman sa masahe. Pero sa totoo lang, masahe talaga ginagawa namin. Oo, hindi ko naman sa kinakahiya. Nakakatuwa lang pakinggan. Pero may pagka, yung dinidiretso yung mga kamay nila. Di ba mga ganun? Pag dinidiretso, gumag. Kasi masahe ko na. May magagawa pa ba ako? Eh, nag-graduate na ako. Tinapos ko yung pinky na yan. Gum-graduate ko ako. Etong good news, pag-graduate ko, hindi na yung demand sa abroad. Nurse naman daw! Diba na nakakaisa mo talaga? Araw-araw, pag-graduate, nurse na yung demand? Pati sinabi sa akin yun, sana nag-nurse na lang ako. Natatawa tayo pa rin ito, di ba? Nung year 2000, puro nurse ang in demand. Ang pinky biglang humihina. Sino di maiinis mo? Pati nga mga hindi linya ang medical field, nag-nurse. HRM, nag-nurse. Yung engineer, nag-nurse. Bakit? Hindi mo sa group eh. Ito, malupit. Pati yung doktor, nag-nurse. Totoo! Hindi mo nakakaya, nakakatuwa lang. Lalo pa graduation, di ba? Graduation, kinakamayan niya. Congratulations. Ito yung doktor. Dok, congratulations. Nurse ka na. Ay, tsura na doktor. Imagine mo!
Sinas, tuwa-tuwa ka. Bakit? Yun ang katotohanan ko eh. Pag ordinaryong tao ka lang sa Pilipinas, you'd rather go abroad than stay here. Yun ang katotohanan. Kaya ang mindset na marami, abroad. Paano? Eh, siyempre kunin mo na yung pinakamagandang sweldo, nurse. So, ito na kayo, nurse lahat. Pag-graduate, tapos na rin ang nurse, hindi na hindi man. Naman niya po eh, cycle. So, ito na ho ngayon, 1990, kaklase ko, habang nag-aaral kami. Oh. Kinidnap ako, dinanakot niyan sa sabi ko talaga ng kumpanya. Doon, sa mga Green Hills, walang kamalay-malay, pinaupo sa gitna. Tapos sa speaker, oh, puro pagyaman ang pinag-uusapan. Siyempre, pag hindi inclined ang pag-iisip mo, siyempre hindi interesado. Puro bilog-bilog ang pinag-uusapan. Tapos tumalupit, gutom pa ako. Kahit anong galing ng speaker, kahit anong ganda ng pinag-uusapan, pag gutom ka, hindi ka interesado, tingnan mo yung katabi mo. Pag nakahawak yan sa tiyan, malamang walang pag-asa na yan. Okay. Kasi ito ang tumatak sa utak ko nung panahon na yun. Ha? Sabi ko, kung totoong kumikita ng mga daan-daang libong milyon-milyon mamaya, ba't di man ang magpakain sa mga tao? Yan ang tumatak sa utak ko. Gutom ka eh. Ang importante sa'yo yung tiyan mo eh. Pero wag ka, yung sponsor ko, yung nagbibita sa akin, babae, panayang ganun sa tuko. O, di ba ako, yung mga umakin, lahat pag tinanong sa speaker, sinong gusto yung umakan? Ang paliw na talaga mga tao. Hindi totoo to. After ang seminar, tingnan ako, ano, sali ka? Hindi! Hindi ako, hindi maganda. In fairness, magaling yung speaker, maganda yung pagkaka-explain, nakuha ko yung concept, pero hindi inclined ang pag-iisip mo. Alam mo yung hindi naman yan ang linya mo eh. Hindi ka naka-incline. Bakit po? Nag-aaral ako, estudyante ako. Tapos maglalabas pa ng pera. Eh nung panahon na yun, 9,800. Membership? Magkano 9,800 nung 1998? Eh malaking pera mo yun. Eh tayo dito, 6,980, nalalakihan kayo. Eh magkano lang yung 6,980 nung 1998? Siyempre, wala akong pera, estudyante ako. Pero yung kaklase ko, 4 months after, kumita ko ng 52,000 pesos. Isang buwan. Babae do, hawak cheque. Ang layo-layo pala, nagtatalon. Talagang pinag-aaral, tignan mo! Eh, nakapalda, gumagano'n yung palda. Hindi ko lang sa titingin, Pagkakita mo, 52,000. Ang bata-bata pa ho namin, no? Sa isang estudyante, 52,000, ay talagang kikilabutan ka. Lahat ng balahibo ko tumayo. Lahat ng meron sa akin, tumayo. Ay, makatawa yun ba? Di parang pa sa bibig. Balahibo ha? 52,000, sino hindi makabaliw nun? Kaklase ko to eh. Babae to eh. Ibig sabihin, kaedad, kakilala mo, kasabayan mo. Tapos 50,000 part-time estudyante. Sabi ko, kung kaya nito, eh ba'y kaya ko? Kaya lang napakaduda ko ang tao eh. Bakit po? Alam ko ang cheque, tumatalbog. Pwede man gawa-gawa lang yan eh. Eh kung tumalbog, hindi ito totoo yan. Sabi ko sa mga kita, encash natin yan, pakita mo sa akin. Pumunta kami kinabukasan sa Green Hills, BPI. Sabi ko, totoo, BPI to. Pero tingnan natin. Pagbukas ang pinto, ang daming tao. Karamihan, member ng kumpanyang yun. Tapos ang haba ng pila, hindi ho diretso ang pila. Paikot na ho. Ganun karaming tao, kas iba na yung amoy. Tapos may mga, naway ko tumatas. Nasa na, excited eh. Blessing daw yan, blessing. Mamaya, gulasa ko. Naalala ko sa Pampanga, oh. Siyempre, pag sasalita ka, hindi mo na yun. Hindi mo mamalaya, hindi mo mapreprevent. Isang tuwa talaga eh. Pampanga, and taas ang sustain, pataas pa dito. Yung babae sa harap, tawa ng tawa. Ang lucky, oh! Sabi, shoot! Sorry, sabi ko, sabi na. So, okay lang. Okay lang, sabi nga, parang tayo nag-link story. Basta, naka-video pala ako. Nakatingin na lang ko, ha? Ibang sabi nga, may-ari, oh. Basta na ako. Ay, ito na ngayon. Bang! Ang daming tao. May mga first-timer din na katulad ko. Ganun pala ng sistema. Pag may first-timer ka, dadali mo sa mga kung saan nag-i-incash o kaya pagka naglalabas na ng cheque. Bakit? Prueba eh!
So, may mga first timer na nagmamasin na gano'n, umagot niya ako naman. Siyempre, ayaw ko naman kumakuntakan niyo yun, di ba? Eh, kunyari, ito yung pila, sumasabay ako sa pila. Para kunyari, may check din, kaya ko lang ako. Pero wala ako sa pila. Kung ito yung pila, nandito lang ako sa gilid. Siyempre, ipila ka, wala ka check in. Sumasabay lang ako eh. Habang may nag-encash, wala naman nag-reklamo. Sabi ko, ano toto ah? Tapos nag-uusap-usap, magkakakilala. Ikaw, magkakakilala. Sabi ni Saul, dati daw sa security guard, bumaba ako ngayon. Bakit magkano? 48,000. Yabang! Bilang yung 48,000. Wala akong pakialam kasi hindi ko kilala. Ang importante, yung klase ko, yun ang kilala ko. Yun ang inaabangan ko. Habang papalapit na papalapit sa teller, ako papalayin na papalayin. Kinakabang mo ako eh. Paano kung hindi totoo? Paano kung scam? Paano kung magkakulian? Eh gusto niya, hindi ko kasama. Mahirap na, di ba? Pero ba't ako umalis? Eh, kung totoo. Eh, siyempre, mahirap na. 50 million mo yun. Eto na ngayon. Inabot na nga klase ko. Hininga ng balik ID. Sabi ko, totoo. Tapos, binaliktad yung check-in, tinatakan, pinapirmahan. Sabi ko, totoo na to. Pinasok sa validating machine. Tapos, kumunti pa 500 na bundle na ganyan kapal. Pinasok dun sa, alam yung nagbibilang ng money counter, trrrr, gumagano. Sinabayan ko, trrrr. 52,000, inabot sa klase ko! Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ganun pala ang tao, no? Pag nakakita ka ng proyeba, nawawala ka sa sarili mo. Sa harapan ng teller, sa harapan ng maraming tao, wala akong pakialam. Inawakan ko sa sarili ko kasi, galing mo! Galing ka mo? Pagkalit ko, sabi ko. Sabay hugot ng 2,000, di ba 52,000? Inugot yung 2,000. Sa'yo. Sino hindi mababaliw na? Ang 1,000, sinamahan ko lang. That night, hindi ako makatulog. Nasubukan yung hindi makatulog. Kahit anong gawin mo, hindi ka makatulog. Isa ka lang isip. Pero bilog-bilog na iisip mo. Alam niyo ba't yung makatulog? Hawak ko yung 2,000. Siya 50. Makatulog ka? Kinabukasan, anong ginawa mo? Gagayain ko. Ang sagot niya, nag-recruit. Sinong re-recruitin? Kahit sino, basta buhay. Sabi ko, napakasimple pala ng ginagawa mo. Magdadala lang ng tao. Lahat ng kakilala ko, barkada, kaibigan, kaklase, kamag-anak, lahat na naging girlfriend ko, naging boyfriend ko, pinagsama sa pag-aaral. Bakit? Sayang din yan! Lahat inimit ako, good news po, 1 year, 300 na naimit ako. Ganun ako kasipag, wala akong pakain kahit nakatabi ko sa jeep, nakatabi ko sa bus. Nakakahiyaman, para alam mo yung mga kwan, yung sa bus, yung kumatayo, yung nagpipreach. Ako rin, ganun ginagawa, pero di preach. Nagre-recruit ako, nakakahiya, pero natawa lang ako, wala akong pakialam. Mas mataas ang pangarap ko kaysa mga pinagsasabi nila sa akin. Good news po! Nunahan niyo ako. 300 po! Wala ko sumama. Tawa-tawa kayo, subukan ninyo! Napakahirap! Nanay ko pa, nag-iisang nanay ko. Sabi, isa lang talaga nanay, di ba? Tinawagan ko pa yan, di ba pag excited ka, unahin mo yung mga mahal mo sa buhay, unahin mo. Nay, good news! Hindi na ng physical therapy, mag-networking ako! Kung sabi nanay ko, tuloy mo, patayin kita! Imagine mo nanay ko, baka patay sa akin? Sabi sa akin nanay ko, anak, papunta ka pala. Pauwi na ako, alam ko na yan. Eh ganun nang matatanda, di ba? Ganyan mga sanong sasabi. Eh syempre ako baliw na baliw, wala akong pakialam sa tunay. Kung ikaw pa uwi, ako papunta. Bakit tayo nang kasalubong? Ginoon mo na ito. Ganit na ganit na ito. Wala akong pakialam eh. Importante sa akin. Yung mga man eh. Hindi na responsibilidad ng nanay ko. Payamanin ako eh. Buhay ko na ho ito eh. Ikaw lang yung mama ako. Ako nakakita, hindi nanay ko. So sa madaling salita, invite. After 1 year, wala nangyari. Sino hindi malalaw? Malamang iba sa inyo dito? Pag-uwi nyo, may makasalubong kayo. O, saan ka galing? Sa recruit! Ganito yung siguro yung tsura nyo. Sabi ko naman. Malamang, ganun yung tsura ninyo. Ako, 1 year, hindi tumigil. Bakit? May kaklase ko nga, nag-iisang dati mo na eh. Pero after 1 year, nag-isip-isip na ako. Sabi ko, wala nang pag-aasa to ah. Pinusip ko yung sponsor ko. Sabi ko, hindi ko yata ganyan to. Hindi to swerte ko. Ikaw, swerte mo siguro to. Kasi imagine mo, 1 year ka na, sandali ko nga. Ako, bokya. Sabi ko, quit na ako.
Ang ina-expect ko, baby pininako, alam yung binibaby? Yung, wow, tumuloy ka lang, ganyan talaga. Yan ang binibaby, yan ang Pilipino. Ano sabi sa akin? O sige, mag-quit ka lang. Ang sakit sa akin! Nag-quit na, pinag-quit mag-alaw ko. Sabi ko, bakit? Sagot niya, o ba nag-quit ka, anong gagawin mo? Doon ako nag-isip, o nga no? Ano ang gagawin ko? Pag ako, bumalik sa physical tech, wala nang pagkasa eh. Empleyado. Hanggang ngayon ho, iniisip ko, kung hindi ako sumali noon, kung hindi ako tumuloy, hindi ako nagseryoso, sino kaya ako ngayon? Malamang hanggang ngayon, empleyado siguro. Hindi ko alam, empleyado, ahente. Hindi ko siya, at least, hindi ko ho alam. Hindi ko masasabi ang buhay. Tawa-tawa kayo, tingnan nyo, 10 years lang now. Hindi ko masasabi, baka isa sa inyo dito, billionaire na rin. Tulad nung kan, nung manginasal na yan. Sino mag-aakala na may mag-open ng manginasal? Nabibili ng billion ng Jollibee. Nung panahon ng Jollibee, sa wala na pag-asa, Jollibee na, Jollibee na. Sino patatalo dyan? Kahit na si Jollibee. Kaya mag-invento ka ng pangalan. Di ba? Hindi nga eh. Pero meron pa rin. So may pag-asa ka, kaibigan. May pag-asa ka. Pero, yung manginasal, that's one in a million. Ilan ba yung naglabas? May chick boy pa nga, di ba? O ngayon, wala na chick boy, di ba? Chick boy ba? Tama? O di ba? Wala na. Sa dami ng mga naglabas, ilan na mo yung nagsaksin? Hindi katulad sa ganito negosyo. Ito sabihin ko sa inyo. No one will fail in network marketing. You can never fail unless you quit. Unless mag-quit ka. Tinan nyo ang membership, 6980. Ito pa lang sa package, bawi ka na. Sa training dito, walang bayad. Bawi ka na. Pag wala kang magawa sa bahay, nalulungkot ka, iniwanan ka ng boyfriend mo, madali ka dito, tatawa ka na, tatawa, makakalimutan ang problema mo. Doon pa lang, bawi-bawi ka na. Makita ka na isang mayaman na may itsura, bawi-bawi ka na. Okay, mayaman ka na, no? Hindi ho araw-araw nakakita kayo ng isang taong mayaman, bata, may itsura. First, makasabihin nyo, yabang naman nito, dahil ko nakikita, mayaman din eh. O, mayaman nga. May-ari ba ng kumpanya? Wala din ang kaya. Baka sabihin, oh, mayaman din, may-ari ng kumpanya. May tsura ba? Baka sabihin nyo, may tsura din ah, mas gwapo pa nga yun eh. O, yun lang. Marunong ba magsalita? Baka sabihin nyo, oh, magaling din magsalita. O, itong last, willing bang tumulong? Kaya ang trabaho namin, kaya bakit ako nasasayta? Ang dami ko pwedeng i-hire na pwedeng magsayta sa harapan ninyo. Ang dami kong committing. Pero kinaset ko para lang makita dito, pas babalikan ko sila. Pero bakit ko kailangan gawin? Simple lang ho. Iba kasi pagliling testimony. Yes. Galing po ako sa wala, tinuloy ko, yumaman hanggang sa naging may-ari. So living testimony na may umayaman sa gantong negosyo. May umayaman ho. So, bakit naging inspirasyon? Paano nakakatulong? Siyempre, sa akin mismo ang magagaling na kung nagawa namin, magagawa namin. Yes! Yes! Bibigyan namin kayo ng mga tips. Hindi ko napapakain pa nung nangyari sa buhay ko. Take-take ko na lang ho. Kumita ko ng ilang million doon sa kumpanya yun, sa binanggit ko. After nun, after ilang years, umalis po ako doon, sumali ulit ako sa kumpanya. Matapati ko kayo. Hindi lang ho isang kumpanya sinanayan ko. After ho nun, sumali ulit sa isang kumpanya. Hindi ko naman bakit yung pangalan. Abbreviation na lang. FQ. Hindi alam na iba yun. FQ, 6 months lang ako doon. Pero yung 6 months time, 1.2 million kinita ko. Pwede na. After 6 months, umalis ulit ako. IPIC naman sinali ako. Yun! Doon ako nakaipon ng malaking pera. Bakit po? Imagine nyo, huwag ko magugulat. 1 million naman ang kinikita ko doon. Grabe, no? Alam nyo, nung kumita ko ng ganun kalaki, minsan nag-testify ako sa tadlak yata yun. Sabi ko, isang million ho, kinikita ko sa buwan. May mga lalaki sa likod, doon sabi, ay, demonyo na yan, demonyo. Demonyo daw ako. Hindi naniniwala isang million sa buwan. Alam niyo, sa lablab ko, kung ako nung panahon na yung demonyo, ano kaya ako ngayon? Diablo. Kung ako diablo, paano yung partner ko, yung presidente? Satanas. Hindi naman porke malaki ang kita mo eh, masamang tao ka na. Napanya ako? Wala ko sa ingam mo yun. Ayaw ko sabihin ang ingam ko ngayon. Kasi ako,
napabaliw ko sa income ko. Hindi ko sinasabi yun para kaingitan nyo. Sinasabi ko sa inyo yun dahil pinaghirapan ko yun. Na hanggang ngayon, kahit nasa taas na ako, nagsisipag pa rin ho. Imagine this coming Saturday. Nilipad na naman ho kami. Pupunta ng Africa. Pupunta kami ng Lagos. Pupunta kami ng Abuja. Pupunta kami ng Dubai. Iikot na naman kami. Pupunta kami ng Uganda. Kenya. Pupunta pa ako ng Papua New Guinea. Imagine nyo, ano gagawin namin ito? Siyempre, may mga event po doon. Kailangan makita kami in person. Ito ho yung kumpanya na yung mismong may-ari nagsasalita. Nakikita. Nakakamayan. Naakbayan. Nakapagpa-picture ka. Yeah! Sino ka Diyos sa ibang kumpanya? Mayaman niya. Kausapin mo, hindi ka papansinin. Pag pinansin ka, kailangan mo na appointment. Kung makita mo. Kung makakausap mo. Makausap mo man, hindi kanya bibigyan ng tips. Ito yung kumpanya, isang may-ari, nakikita mo, at binibigyan tayo ng tips. Yes! Sabi mo, hindi mo makukuha sa isang upuan. Sa dami ng sinabi dito, sa dami ng pinag-usapan dito, malamang kung first-timer ka, wala ka na maalala. Paalala mo lang dito, yung 1,000. Paglabas mo dito, yung dalawa, 1,000. Pag sakay mo ng jeep, yung dalawang yan, 1,000. Pag kinano pa ng driver, saan galing? Sa 1,000. Or worse, ang maalala mo, alam mo maalala mo? Wala talaga. Ang maalala nyo, yung gutom na nararamdaman ninyo. Pag uwi nyo, saan galing? Doon, sa gutom-gutom. Ano yung gutom? Basta, uyama, gutom naman. Sa dahil, kaya ho, hindi makukuha ng isang upuan. Kailangan nyo umbalikan, kailangan nyo pag-aralan. Babalik ko kayo bukas, new distributors orientation. Meron ding asa, ang dami mong training, libre ho. Yung iba may bayad, simply because, mga special training, mga special speakers po yun. Pero yung bayad ko dito, napaka-minimal ho, kung sakaling may bayad ha. Pero, nakatend na ba kayo na may bayad? Yes. Saan? 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 Ano? Bira, di ba? Meron ba bira? Sino yung speaker na yun? Kakakita ko sa ako pa pala yun. Hindi. Siguro pag may mga special event, katulad na anniversary, natural. Ang laki ng bayad ko ng ban eh. Philippine Arena. Yung binayad nyo ko sa amin, kulang pa ko pang bayad. Alam nyo magkano bayad sa Philippine Arena? Yung buong araw na yun, 8 million ho. Philippine Arena pa lang. Hindi pa ho binabayaran yung mga artista na pumunta at sumayaw. Hindi pa ho binayaran doon yung event organizer. Pag pinagsama-sama niyo ho yun, ay laking pera ho. Pero ba't nila, tas nagparapol pa ho kami ng kotse. Sino nakatin nun? Sino nakatin? Kayo rin pala kausap. Nagyayabang ko pa, kayo rin pala naman doon. Mga members yata kayo eh. Okay, tips na lang ho. Ito ang sinigo sa inyo. Why you cannot fail in this business? Number one, sa panahon ngayon sa economy natin, sa economics. Sa economics po, ang labanan ho ngayon, big fish versus big fish. Small fish versus small fish. Ano ibig sabihin nun? Big fish means, ito yung mga malalaking kumpanya. Ito yung mga nasa PSEI, sa Stocks Exchange. Napuha niyo ako? Mga milyon-milyon nung pinag-uusapan. Tulad ng SM, Ayala, napuha niyo ako? Small fish, ito yung mga ordinary common people. May mga karinderya, may mga maliliit na sari-sari store. Small fish. Pag big fish, lalabuin lang niya yung small fish. Meaning, nung unang panahon, nung industrial age, puro small fish, iilan lang ang big. So yung chances na umaman ka, malaki. Kasi itong small fish ito, nagiging middle people sila. Ngayon, pag ikaw small fish ka ngayon, magninegosyo ka sa panahon ngayon, lalamunin ka ng mga big fish. Paano sila kakalabanin? Eh, nasa kanila ang maraming pera, nasa kanila mga koneksyon, mahirap labanan. In effect, lalamunin ka lang. Nakuha niyo ako? Yes. So, mahirap umaman. Kaya ang dapat mo gawin, maging big fish siya. Kung kaya maging big fish. Ilan lang ho yung small fish na naging big fish. Ilan lang ho yun. Ngayon, sa gantong negosyo, para kang nasa big fish, pero small fish ka. Billion ho ang sales ng InGlobal. Big fish po ito. We are present sa iba't ibang country sa buong mundo. Ang dami na ho sumasali sa ibang bansa. Now, dito lang sa Pilipinas alone, billions ho ang sales natin.
Ang members ko natin, may higit 2 million na ho. Imagine nyo ho yun. Ngayon sabihin mo, eh, dami na palang member. Wala na may imbita. Teka. Ang inisip mo agad, yung wala na may imbita, ikaw nga, di pa nga member. Baka na ba? Saka huwag mo isipin na baka maubos ang tao. Matagal ko na ho pinag-isipan. Imagine nyo, since 1998, issue na ho yan. Baka maubos ang tao. Hanggang ngayon ho, ang tagal na ho, hindi maubos-ubos. Bakit? Imagine nyo, according to statistics, every second, ilan ang pinapanganak? 3! 3. 6 na. 9 na. Wala ka pang nare-record, dami nang nakanganak. Napapinaw ko? So, imagine nyo yun. Ang daming pinapanganak. Paano mo ubusin? Araw-araw may nag-birthday, araw-araw may nag-18 years old. Classic example, ang rep. May rep po ba kayo sa bahay? Yes! Oh, ilan lang yung may rep? Alam niyo may mga manufacturer, mga kumpanya ng rep? Araw-araw yan gumagawa ng rep. Araw-araw. Libo-libo, daan-daan ang ginawang rep. Araw-araw. Isang kumpanya lang yan. Ilan ang brand ng rep? Ang daming brand ng rep. Araw-araw ginagawa ng rep. Araw-araw ba? Bumibili ka ng rep? Hindi. Ilang taon ba ako magpalit ng rep? Ang tagal! Sirahan na nga, binubuhay mo pa eh. Hindi ka pa rin bumibili. Pag may dalawang rep ka, malupit ka, mayaman ka. Yung nga lang isang rep, nahihirapan na iba eh. Kung nakadalawang rep ka, malupit ka. Ito isipin mo. Araw-araw, libo-libo kinikrate na rep. Bakit hindi masaturate ang market? Because there is no such thing as saturation. Hindi mauubos ang tao. Parang insurance. Ang daming insurance company. Ang daming ahente. Libo yan. How come? Hanggang ngayon, hindi sila sasara. Kasi malaki ang market. Hindi mauubos ang market. Kaya huwag nyo lang iisipin ang yumayaman yung nauna. Fair enough, dapat ang yumaman yung nauna. Alam ang yumaman yung nahuli. O, isipin nyo to. Kung yumayaman yung nahuli, ano yung tsura natin dito? Mauna ka na. Kasi kung bakit pinauna ba ako, ang yayaman nahuli. Kung konsensya naman, ang yayaman yung nauna. Pero hindi porke nahuli ka, wala ka ng pag-asa. Ang laki ho ng market. Alam nyo ngayon, ang technology yun, sobrang ganda. Nung panahon ho namin, landline. Wala kaming landline. Paypong pa, 3.25. Kasi makabot nun. Ako lang ba matanda dito? Pagkakapangin nyo, ha? Pata pala ako, alam ko na yun eh. Yung kulay pula na malaki, 3.25 ang tatawag ka, landline. O, nabutak ko yan. Tawagan mo yung prospect mo ngayon. Kung may landline, yung prospect mo. Magkita tayo, may papakita ko sa'yo. Magkikita kayo sa meeting place. Walang cellphone. Aabangan mo? Darating din. Ayaw mo umalis, bakit? Eh kung umalis ka, baka dumating. Gabi na nung kapan. Eh ngayon ho, cellphone. San na yun? Punta ba yun? Di mo namin. Napakasimple ho ngayon. Hindi mo nahanapin prospect mo. Facebook lang, type mo lang, makikita mo na. Ganun ako kasimple ho ngayon. Sabi mo sa akin, mahirap. Ngayon ang panahon namin, sobrang hirap. Pero nakagawa namin. Ngayon pa kaya? Yes. Ngayon, ayaw nang kausap mo? Block! Huwag mo! Kausap mo lang sa Facebook. Hindi yung panahon namin. Pupuntahan pa namin mga kamag-anak sa ibigan, nahanapin pa yung barangay. Pagkating mo, pawis-pawis ka pa. Mag-tricycle ka, i-explain mo, itsura ganito. Hindi ka man lang pinag-merienda. Sinasabi ko ito kasi, oh, hindi yung madaling umaman. Mahirap po yung umaman. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, mahirap, pero sa negosyong to, may pag-asa nga sa inyo. Yes! Yes! So, unang tip, number one, i-master niyo yung negosyo. Walang yung mayaman na hindi minamaster. Walang pinagkaiba yun sa basketball. Sino mga yung mayaman sa basketball? Yung minaster yung laro. Paano mo mamaster eh? Ang araw-arawin mo. Nakuha niyo ako? Paano sa pagpipiano? Kung once a month ka lang mag-aaral ang piano, hindi mo mamaster yun. Lahat ng mga gumaling sa piano, halos araw-araw, maya-maya, nagpa-piano yan. Ganon din sa pagkanta. Sa lahat ng bagay, pag gusto maging successful, aaraw-arawin mo. Walang pinagkaiba yan. Sa tatapusin ko sa huling kwento. Matatapos na. Kasi may nakita ko ganito. May nakita na ho ba kayo? Na pagkaganda-ganda ng babae,
Tapos yung boyfriend niya, o yung asawa, o yung partner, eh pagkapamipahe. Tapos na ba kaya ganyan? Meron? May iba tinutuloy katabi ah. Di ba pag nasa mall, masyak eh. Pagkagandangan ng babae, tapos yung kasama, pagkapangit-pangit. Tapos yung ka, yung babae in love na in love. Talagang kapit-kapit mo sa pangit. Ano ang sekreto ng mga pangit? Paano na napailog yung mga ganda? Alam niyo kung ano? Inaraw-araw nila. Teka, iba iniisip na iba eh. Gabi-gabi yun. Araw-araw. Ano yung siguro, magkaibigan, magka-opisina, any way na pwede na makausap, pakita. Eto. Eh, sa Facebook lang, kahit saan. Magka-opisina, dumating si maganda, nakita ni pangit. Eh, alam niya pangit siya. So, gagawin niya. So, what's your choice? Dahil pangit siya, ayaw naligawan. Pero, pupurihin na lang niya. Hi. Ang ganda mo naman. Si pangit, ay si maganda, sabi mo. Ah, thank you. Pangit. Si pangit, tanggap niya, alam niya. Eh, salamin eh. Nakikita niya ba salamin? Nakikita niya ba salamin yun? Alam niyo lang kung pangit kayo, di ba? Tanggapin niyo kung pangit. Tanggap niya, pangit siya, wala, pangit naman talaga. Pero huwag ka, kinabukasan, nakita niya ulit si maganda. Hi, maganda ba hair mo ngayon? Ha? Si maganda, ha? Hi, thank you. Pangit talaga. Si pangit, okay lang. Pero huwag ka, kinabukasan. Pag may nakita siyang anything na maganda, pupurihin niya. Ang ganda naman shoes mo. Si maganda. Ay, thank you. Araw, araw yan. Hanggang sa isang araw, masasanay si maganda. Tuwing titingin siya sa salamin, at siya ay magsusuklay at magpapaganda, ang maalala niya. Kaway mga kami. Sabi ng pangit, yes! Yung mga sekreto. Ano na ngayon? Pag sanay na ito si maganda, ha? Ito gagawin ni pangit. Dumating si maganda. Siyempre si maganda, dahil sanay na, i-expect niya na pupurihin siya. Alam niyo mga babae, kailangan kasi na-appreciate niya. Totoo, very emotional ang mga babae. Totoo, importante sa kanila yung looks. Pero you know what? Mas importante sa kanila yung emotions. Yung makaramdaman nila na secured sila, may direction ka, at pinapakita mong sincere ka kung mahal ka. Yan ang babae, ina-appreciate. Yung iba kasi binabaluan ang magkasawa. Sa umpisa pag nililigawan, talagang bigay lahat. Ngayon, di na iiwan. Bagal-bagal mo. Tatala. Ha? Di ba? Ano ba ngayon? Babaw, tontas ka. Pero ba, tanong ka, kahit di ba tontas. Kaya ito naman. Dumating si maganda. Siyempre, nag-expect siya, pupurihin siya. Ano sabi ni pangit? Ito si pangit ngayon, sabihin. Oh, teka lang, wala pa! Ano si pangit ngayon? Sanay na sanay, di ba? Ha? Si maganda, siyempre mag-iisip. Anong nangyari? May po, anong problema? Pumakit pa ako? Habungin na sa pangit ko eh. Anong problema? Anong problema? Si pangit naman. Dahil alam niya ang sarina sarina. Pasensya na ka na. Hirap na hirap pa kasi ako. Anong problema? Anong litera? Mahal na kasi kita. Si maganda, dahil sarina sarina, naku na. Ano tsura niya? Sige na nga. Itsura niya pagdating sa mall. Kapit na kapit si maganda, baka makawala pa si pangit. Ano tsura ni pangit? Kahit na sitwasyon mo, kahit anong hirap ng buhay mo, araw-arawin mong englobal dahil gaganda-gaganda ang buhay mo! Hindi. Mahirap to. Hindi siya madali. Bakit? Dahil mas maraming hindi maniniwala sa'yo. Pero pag inaraw-araw mo, meron at meron maniniwala sa'yo. Yes! Mahirap mo. Yung susunod mong kakausapin, siya na ang susunod ng Jack Aspirin. Yes! Yes! Sabi niya, mahirap ka na katulad mo. May itsura ka na, magaling mo pa mag-isalita. Kalimutan niyo yung itsura. Hindi lahat ng may-ari may itsura. Alam mo, yung sinabi ko. Hindi yung itsura eh. Mali.
ng mayaman may tura yun. Para maging malinaw, ha? Ang lahat ng mayaman may tura. Kaya wala sa itsura ang pagyaman. Totoo. Alam nyo, lasa na po. Lasa na. Para mabago, makakalimutan nyo yung pwede. Merong isang mayamang matanda na. Matanda na. Okay lang, okay lang. Alam nyo ba ang kwento ako? Yes! Kasi maalala nyo yung kwento pag-uwi niya. Makakalimutan po to nyo eh. Okay. Merong mayaman, pero mamamatay na. Nasa kanyang deathbed. Sabi niya, eh medyo may pagka-Chinese. Ano? Asan aking nanay? Deathbed, namamatay na. Sabi ng panganay, andito po ako. Asan aking bunso? Bakit yung bunso? Andito po ako. May importante akong sasabihin sa inyo. Yung isa sa inyo ay yayaman ng bonggang bong. Yung isa naman ay maghihirap ng bongga. Yung yayaman ay si... Yung yayaman ay... Patay! Siyempre magkapatid! Hoy, tesino! Siyempre gusto mo naman, di ba? Para magawa mo ng paraan. Wala na, nililipit, patay talaga. Eh, ito na ngayon. Nagkatinginan yung magkapatid. Siyempre iniisip, sino sa atin? Sabi ng panganay, oh, kinin na yung kapatid. Tenenenen. Sabi ng munso. Tenenenen. Nagkahiwalay ng landas. Tumatak sa isipan nila yun. Ang sabi ng panganay, magsusumikap ako dahil hindi ako maghihirap. Ako yung mayaman. Alam niyo nangyari? Dahil sa pagsusumikap niya, yumaman siya ng bongga. Yung bunso, anong sabi? Hindi porke bunso ako, ako yung magiging mahirap. Nagsumigat at yumaman ng bongga. Isang araw, sila'y nagkita ulit, reunion kumbaga. Alam na sa isipin ng panganay, kawawa naman yung bunso. Ako yung mayaman, malamang siya yung mahirap ng bongga. Sabi ng bunso, ang yaman ko, malamang ang mahirap yung kapatid ko, naghihirap ngayon ng bongga. Ali! Ganito! Bongga! Noon! Noon! O, isa pa ha! Naghihirap ng bongga! Bongga! Di ba tayo ng pampay, hunter? Mayroon kausap? O, ito na ngayon, nakita! Nagkagulatan! Parehong mayaman! Sino yung mahirap? Kaya sabi ng tatay namin, isa lang yayaman. Alam niyo, wala sa tatay niyo, sa magulang niyo, sa government, sa status ng buhay mo, wala yan, pati sa culture mo, kung ano ang future mo. Ikaw ang gagawa ng future mo. Nasa kamay mo! Sana ho ang prinsipyo ko maging prinsipyo niyo. Ano ang prinsipyo ko? Sana ho ang prinsipyo ko maging prinsipyo niyo. Ano ang prinsipyo ko? Yun nga, sana ang prinsipyo ko, maging prinsipyo na. Nakapawa naman, ano nga, ano? Sana yung prinsipyo ko, maging prinsipyo yun. Ang prinsipyo ko, habang bata ka, habang malakas ka, habang buhay ka, pag may opportunity, sumumo ka. Hindi man para sa'yo, ang importante, sumusubo ka. Ang mahirap sa atin, hindi ka pa sumusubo, hindi pa binibigay lahat, ang dahil mo na iniisip, ang hirap. Wala nga iniwala sa atin. Wala akong marerecruit. Hindi ka pa nang sisumika. Ang pinakamahirap sa lahat, kung kailan ka tumanda, saka ka magbumabawi, saka ka maghahapon. Matanda ka na. Paano kung 90 ka na? 90! Tsaka mo ma-realize, bali yung ginawa mo? Ang sabi mo, sayang yung panahon. Sasali na nga ako siya. Ano nga nga ba yun? Eh, sino ka? Ang ganda ng BMW ko! Nasaan na nga ba?
kumbenta ka na. Ano yung tsura mo sa aeroplano? Daan. Ang ganda ng Amerika. Arthritis ka. Ibigay mo yung todo mo. Dahil pag nagsaksin ka, maniwala ka, mas masarap magsaksin habang bata. Mas marami ka magutulong, mas marami ka magutulong. Kaya, don't waste your youth. Nasa Bible po yan. Huwag mong sayangin ang kabataan mo. Kung saan-saan bagay, baka makutokhang ka lang. Aba niyo ako? Kaya sabihin mo sa, oh, maganda! Ang ganda na sinasabi mo! Walang problema, wala pira! Karamihan dito, problema rin yun. Ito sasabihin ko sa'yo, minsan lang naman yun eh. Hindi naman yung buwan-buwan, hindi naman taong-taon. Minsan lang sa buhay mo, hindi mo magawa ng paraan. Gawan mo ng paraan yung 698 eh. Eh kung mangyari sa'yo, nangyari sa amin. Kasama ka sa Amerika. Aeroplano pa lang, bawi ka na, kaibigan. Pagsakay mo ng aeroplano, sino katabi mo? Kami! Kasama mayari eh. O, pagkasama kami. Di ba ang sarap ng feeling? Yeah. Ilang oras punta ng Amerika, sama-sama tayo doon? Yes. O, sino nakasakay ng aeroplano? Nakakita na ako, para lahat nakakita niya. Nagpagawa pa na nakasakay lahat. O, di ba? Pag first timer sa aeroplano, ako, huwag na lang kayo, ako na lang. Pag first time sa aeroplano, may halong kabad excitement. Yes. Siyempre, di ba? Parang, ano tayo mangyayari? Di ba, kapag may rosary, papasok pa lang. Kabado, kabado. Huwag na lang sila, ako na lang. Nung first time ko sa aeroplano, papunta ng Amerika, pagsakay ng aeroplano, laging malalaking aeroplano, sa upuan, may mga pinipinto. Yes. Ako, first time, eh, musiki yung pinto, hindi. Katakabi ko, yan. First time ko, alamin mo lahat. Pero pala, di pang napindot, mula lang kita stewardess, tulang, tung! Sige, pinto! Mapit stewardess, oh. Yes! Sabi ko, yes! Bakit ko napito nila? Ha? Pag-repan ng aeroplano, alam niyo ba yung pakiramdam pa nasa Ferris wheel ka? Yung tiyan mo, ramon! Pag-repan ng aeroplano, eto na ngayon. Pag-repan ng aeroplano, halata! Sinong first-timer? Ang first-timer, nandun sa bintana. Oh, bravo! Yung mga sanay na, nakaupo, tutulog, nagbabasa, nagkukwentuhan, yung mga sanay. Pero first-timer, ako first-timer, ando sa bintana. Akala ko marami ka makita. Pag nasa taas ka, wala ka makita. Pero wag ka, sige lang, baka may lumabas eh. Eto na ngayon. Pagbaba ng aeroplano, pag in global, naku, maniwala kayo sa akin, iba yung pakiramdam. Automatic yan. Pagkasama sa ibang bansa, sasabihin ng captain, ladies and gentlemen, we would like to congratulate all of the distributors of Alliance in Motion Global. Wow! Papakiin ka! Siyempre, pag may katabi kang hindi taga-In Global, magtatanong yun, kasi palakpak ang mga taga-In Global eh. Siyempre, pag kayo, ano yung In Global? Papatay! Aeroplano! Ano huwag mo? Hindi mo yung In Global? Ha? Hindi ha? Di ba yung mga aeroplano may tray cable sa harap? OPP yan, stay! Walang magawa, bakit? Makababa? Andun lang yan! Makababa pa yun? Oo nga, andun lang yan! Bana! Tapos, ayun yung mayari, ako naman, lalapit. Oo, totoo yan! Pangalok bago bumaba ng aeroplano, member na! Eto na ngayon, pagbaba ng aeroplano, pagbukas ang pinto, hindi pa pala. Pagbaba pa ng aeroplano, pagmalapit na sa Los Angeles, pagtingin mo sa bintana, pag nakita nyo ang Los Angeles sa gabi, sobrang ganda. Ang liwanag, ang lalaki ng bahay, may mga swimming pool, parang gustong tumalaw na talaga eh. Pero, ang ayos ng kalsada, maayos, organized. Pag Pilipinas, alam mo, Pilipinas na. Ang gulo ng kalsada sa Pilipinas. Pag malapit na, makita mo bubong, may gulo sa bubong. Pag-alabi, Pilipinas ako. Sa buong mundo, Pilipinas na, may gulo sa bubong. Tingnan mo kung sa grupo ko.
bukas ang pinto. Ang lamig ng simoy ng hangin sa Las Vegas, sa LA. Ang lamig. Alam niyo yung mga balikbayan box, yung mabango. Ganun ang amoy. Pag Pilipinas, pag bukas ang pinto, ang hita na sa harap. Ang hihite. Para kayo mo na bumalik. Alam niyo, pagdating mo sa airport sa Amerika, ang magbubuhat ng bagahe niyo, hindi Pilipino, Amerikano. Kaya sarap ang feeling. Pag nabinubuhat yung mga bagahe niyo, hindi ka magbubuhat ng bagahe. Mga Amerikano. Kaya kami pagka nabinubuhat, kerme ba, Joe? Mabawi lang, ha? Paglabas, doon sa labas, gulat ka mga bata, nag-English. Ay, napalong di-English yung bata. Tapos ang sasakyan natin, hindi yung taxi. Limousine ho. Sagot ng Inglo, malalaki limousine ho. Ang sakay ho doon, alam nyo, may mga alak sa loob. Eh, syempre, huwag nyo inumin. Display lang yun. Iniinom yun, syempre. Pero kayo naman, dali kami uminom, okay lang, inom ka. Saan namin kayo dadali? Hindi ka sa hotel. Smorgasbord. Eat all you can. Ay, grabe, buhay mayaman ang paparamdam namin sa inyo. Pag ngayon, nandun na sa Amerika, ang pagkain po doon, mga smorgasbord, yung mga Las Vegas style, ang dami ho. Lahat ng klase ng papaya sa buong mundo, nandun. At mas maraming pagkain kasi tao. Hindi ka to sa Pilipinas, nag-limita kayo sa kasama. Linya, habang ang pila eh, di ba? Wala ka pa sa pagkain, may plato ka na, bakit? Baka maubusan ka. Wala naman ako. Walang pila, bakit? Ang dahil pagkain. Kung ayaw mo dyan, doon ka sa kabila. Ang dami yun. Pero pansin nyo, ang mga foreigners pag kumain, pag plato, ang lalaki ng plato dun eh. Pagka salad, salad lang lang. Pag steak, steak lang. Pagka prutas, prutas lang. Ganun ho sila. Ang Pilipino hindi. Sama-sama lang. Meron yun sa babae, payak-payak, kasama na, eh, first time niya, payak-payak. Yung plato niya, kabundok. Yung table namin, puno na. Sa kabilang table, may bakante, kaya alam, may Amerikano. Eh, ang lalaki ng Amerikano, di ba? Kasi kung kumain, konti-konti lang. Tapos, dumating siya ngayon, eh, katabi yung table namin. Sabi ng Amerikano, kaya impact yung pinggan niya. What the hell? Why are you going to put all those food? Sabi niya, it's my second plate. Dalawang plato na. Baby. Six, nine, baby. Itong palang bayo-bayo na. Mahal? 6980, kasama ka dun? Tapos pag check-in mo sa hotel, syempre hindi yung mga ordinaryong hotel. 5-star, 6-star hotel, mga garang hotel ho. Pagpasok mo dun sa loob ng hotel, gusto kwarto mo, dati ang uso, susi. Sumunod yung card. Ngayon di na ho. Basta hawak mo yung card na sa'yo, buksan mo lang, bumukas na. Basta ikaw may hawak. Ganun kahente. Pagpasok sa loob, hindi mo kailangan, dati sinusok-sok, di ba? Para magkailaw. Sa mga hindi nakakaibinde yung dati, first timer niya eh. Hindi siya rukso. Mali ba niya? Di ba first timer eh? Pagpasalo, tatlong araw, brown out ng hotel. Grabe naman hotel dito, brown out! Tatlong araw! At bakit brown out? Yung pala hindi siya rukso sa awan. Ngayon lang, ang side deck na. Basta hawak mo yung card, pagpasok mo sa foyer, lahat ng ilaw, iilaw. Basta hawak mo yung card. Ganun ang side deck na yun. Ngayon. Kaya iba pag first timer, bumukas na ito. Eh, ito malupit. May TV ka na, may TV ka pa sa CR, kasi malaki hotel na kinukuha namin. Pagdating mo sa CR, grabe yun, ang laki ng CR, ang linis yun. Pag ikaw, nag-mihit, okay, namin na, bawas, di ba? Walang flash. Pag tayo mo, kusang nagka-flash. Eh, yung first time, eh, tabo! Tumayo ka, hindi nga pwede. Tumayo ka na, hindi pwede. Yung shower, ay tek po. Dati, nab-nab. Ngayon, di ho. Pag sunay mo, hot. Dito, cool. May first time, eh. Hot, hot, cool. Eto, malupit. Doon sa public restroom. Mga pala, for your information, kung kayo yung first time pupunta sa ibang bansa, CR ho, pang Pilipinas lang. Pag sinabi niyo, where's the CR, hindi nila alam yun. It should be restroom or toilet. Nakuha niyo ako? Para may idea na okay, mamaya, CR, hindi nila. Yung public restroom nila doon, grabe yun, ang linis doon. High-tech, yung mga 6-star hotel,
pag ikaw nag-CR ka, lang sa babae, CR ka, nag-cut kayo. Diba after nyo mag-CR, pinapunasan yung tissue? Ay, nag-CR ka. Pinapunasan nyo? Doon, hindi kailangan. May pipinuting ka. May lalabas sa kamay, may tissue, pupunasan ka. May lalabas sa kamay, hahawakan niya. Pagtapos na gagawin niya ako. Ay, hindi pa to yun. Dino, baka may na siya sabi ko, oo. Nakating ng Amerika, asa din yung kaya. Dino, kaya ito malapit. Kaya tapos na. Mauwi kayong busog. Ito malapit sa Las Vegas. Grabe yung Las Vegas. Bakit po? Lalo pang summer, ang mga babae doon, nakalimutan ng panlabas, puro panloob lang. Totoo, pag summer doon, nakaprapanty lang maglalakad sa kasado. Eh, ang dami pala mo nila. Talagang hindi makatapos, meron na lang. Ay, lumaki pa naman. Malaki. Ay, grabe, kami mga Pilipino, siyempre, parang hindi mahalata tumitingin. Naka-shades. Parang pag-tuloy, grabe yun. Doon sa loob ng Las Vegas, ay grabe sa Las Vegas, ang sarap po. Mga kasino mo doon, hindi ako nagsusugal. Kahit magpustahan tayo. Hindi ako nagsusugal. Pero siyempre, curious ako, tumitingin ako. Meron doon mga nag-retire na Pilipina, mga Pilipino, doon nagkakuan, slot machine, gusto nila yung gano'n, oh. Ayaw nating doon. Kasi, inaramdaman na gano'n. May isa, may babae, may dad na, oh. Sumisigaw, tumama ako, tumama, sigawan. Takbuhan mga Pilipino, tumama ako, tumama. Yung pala, pag gano'n mo, tumama ako. 6-9 major. Ngayon sa sabihin sa akin, hindi mo kaya, kalimutan mo na mga pangarap mo. Kung ang 6-9 hindi mo kaya, gawa ng pangarap. Ngayon sabihin mo sa akin, hindi ka rin magaling magsalita, hindi mo kailangan maging magaling. Magdadala ka lang ng tao dito, upo, papalakpak, yun lang ang trabaho mo. Pag sumali, yeah. Pag hindi sumali, iwag niya. Ang daming tao sa labas. Nakuha na ako, ibit-bitin mo lang dito. Hindi ko mabit-bit, kaya nga may technology ngayon eh. Facebook. Yung seminar, video, pinapalo na rin sa Facebook. Nakuha na ako. Actually ngayon, nakalive pa nga yata tayo ngayon eh. Oh, imagine nyo, buong mundo, kita pala ako dahil pwede sa video. Buti na lang, iba, English, hindi na inindihan. Anyway, ayaw ko pahabahin pa, ang dahil ko sinabi, isang tanong na lang ako. Sino ho ang interesado sa negosyo? Pwede makinig ka ngayon. Ang interesado. Maraming salamat po. Sino interesado sa produkto? Baka sa akin ho interesado. Ay, konti lang. Baka sa akin ho interesado. Magkalaman na ho tayo. Kaya ang sinasabi ko eh. Tandaan nyo, ang Global Group, hindi kami lumiliit. Lumalaki kami. Pag sumabay ka, kasama ka sa paglaki nito. Sumabay ka sa bagay na pabagsak, babagsak ka. Sumabay ka sa bagay na lumilipad, kasama ka sa paglipad. Ang Aim Global Law, nandito kami, hindi para makinggit, hindi para alam niyo, magsabi ng hindi maganda. We are here to inspire people. Sa akin lang, oh, sasabay ka ba o magpapaiwan ka? Good morning sa inyo lahat. Thank you very much!